Sige po, Doc. Good morning po. Good morning. Ano po ba yung importance ng pagkakaroon ng face mask o pagsusuot nito, sir? Well, actually, ang purpose ng face mask kasi is to block. Magkakaroon ka ng barrier para masinghot mo o malanghap mo itong mga virus or other particulate matter for that matter. Hindi naman kinakailangan pang virus lang naman yan eh. Bacteria din, yung mga alikabok, yung mga usok ng tambucho ng jeep, yung mga ganun po, pollution. Yun, hindi lang purpose po ng ating pong face mask. Doc, with regards po sa mga face mask, ano po ba yung, paano yung tamang pagsuot po nito? Okay. So, bang kagagamit ko na, kakademonstrate ko na sira-sira na siya. Okay. Ito po usually kasi, dapat kasi it should fit, it should cover your nose and your mouth para po hindi mo malag. Kasi nga, ang pinaka portal of entry po ng mga viruses or bacteria for that matter, mata, ilong at bibig. So, takpan natin. It should be fit. Kumbaga, hindi naman talaga masyadong mahigpit. No? Basta snugly fit lang siya. Dapat talaga wala ka makikitang space dito sa ilalim. Okay? Dito sa ilalim. Ngayon yung iba, ang ginagawa, naglalagay ng facial tissue sa harap. No? Para talagang covered na covered yung kanya pong ilong at bibig. Okay? At the same time, by putting facial tissues, it will also increase the filtration efficiency o yung pagsala ng viruses or bacteria para lalo talagang hindi siya makapasok dyan. Yun ang maganda doon. Pero gusto natin sabihin sa ating mga kapuso na pagka ganito, wag yung hahawakan to. Ito, wag yung hahawakan to. Kasi pag hinawakan nyo, kasi diba, sisingot nyo nga, di dyan magtatrap yung mga virus at bacteria. Kung hinawakan nyo, di marumi yung kamay. Isang way din ito para mailipat mo rin, may transfer mo rin yung virus or bacteria. Doc, ano po ba yung difference po nung kulay blue na face mask, surgical, tsaka yung surgical? Okay, sige. Ngayon, pagka tatanggalin ko na to, kasi kailangan ko i-drawing ano difference, di ba? Huwag kayong hawak dito, huwag yung pag-ganon. Kailangan talaga dito kayo. Ngayon yung iba kasi would rather have dito, okay lang naman. Yung iba naman para naka-anchor dito, pwede naman siya, okay? Pero dapat dito ang ganyan pag-alis. Huwag mong hahawakan tong front, okay? Now, N95, kaya nga tawag na N95 po. 95, the possibility to block the particulate matter is 95%. Okay? N is not resistant to oily particles. So, hindi mo pwedeng gamitin, hindi masyadong effective ang N95 kung ang surroundings mo ay mga pesticides or mga solvents. For example, pumunta ka sa bukid, nag-spread ka ng mga malatayon dyan o kung ano mga insecticide dyan, hindi maganda to. Ang dapat sa'yo, R95, which is resistant to oil particulate matter. Okay? Now, pero ito ang ginagamit for mga viruses and bacteria kasi effective naman talaga siya, 95%. Okay? Now, eto ngayon tayo. Meron tayong kulay blue. Ito ay surgical mask. Ginagamit namin mga doktor, mga surgeons, okay? Para po maiwasan po namin yung spillage or spill ng mga body fluids, in particular blood. Okay? Ang paggamit naman ito, okay? Ito pong tingkad na kulay blue sa harap talaga dapat. Ito po ang tingkad na blue. Ito pong mapusyaw. Dito po. Dito po yan. So, ito pong matigas na parang wire. Okay? Should be, ito po yung naka-anchor dyan. Diba? Ilalagay yun dito. Okay? Diba? Ganyan. Kailangan ito nakababa ito. Nakababa. Kasi ito yung it will cover eh. Diba? Mura kasi ito. Kaya ito yung mas mabili o mabenta. Pero kung may budget kayo, pwede naman po yung N95. Okay? Now, para pa yung filtration efficiency po nito for virus and other bacteria po for that matter, is about 50 to 55% lang. Kaya nga sabi ng mga expert, kung gusto nyo pong madagdagan pa yung filtration efficiency, diba? Dagdagan nyo po ng 2 ply ng facial tissue. Ilagay nyo rito sa harap. Sa harap, dito po ilagay nyo po. Okay? Para mas lalo pa madagdagan po yung kapasidad niya para salain yung pong mga virus or bacteria. Now, bakit facial tissue? Hindi bathroom tissue, hindi yung table tissue. Kasi magaspang yun. Baka mamaya pag-alis nyo, ang pag-alis, again, huwag nyo pong hahawakan to ha. Pagka ito, 8 to 10 hours lang po, dapat, disposable po ito eh.
8 to 10 hours lamang po. Pero kung kayo po talaga, kayo lang naman ang gumagamit po nito at medyo nagtitipid kayo, the whole day pwede nyo naman pong gamitin. Okay? Pero pagka aalisin nyo po, huwag nyo pong hawakan ito kasi dito yung germs eh. Dapat dito kayo manggagaling. Proper disposal dapat. Kung saan yung dapat itapon sa basurahan. Okay? Now, yung talong line ng facial tissue paper, ha, in especially mentioned, kasi medyo malambot po yun eh. No? Baka mamaya, pag ginamit nyo po yung magaspang po na table tissue or kaya po yung bathroom tissue, pag alisin nyo, namumula na pala yung mukha nyo. Diba? At hindi naman po lahat po ng mga tao, no, ay pwedeng gumamit ng mask. Kasi kung kayo po may pre-existing na hinihika na kayo, may hika kayo, may COPD, may emphysema, may bronchitis po, may sakit sa puso, naku, baka po mamaya mahirapan kayong huminga. Okay? At saka meron din po naman tamang paggamit din or sitwasyon na dapat yung gumagamit kayo ng facial mask. If you're really, for example, you have a relative na nasa ospital, okay, dadalawin nyo, magmask kayo, papasok ng ospital. Pero kung kayo po, pumunta lang kayo po sa ihati nyo lang yung apo nyo, sa school, andyan lang po kayo, lalabas na po kayo, magsasubmit kayo ng mga requirements sa school, or pumunta lang kayo sa palengke, huwag na ho kayong magmask kasi mahirapan pa ho kayong huminga. Kung nasa bahay kayo, huwag na ho kayong gumamit ng mask kasi wala naman pong reason para magmask po. And not unless otherwise, eh may kasama pala kayo sa bahay na may ubot sipon, may trangkaso. Go! Pwede kayong gumamit ng mask po sa loob ng bahay. Pero kung yung banta lang po ng coronavirus, hindi naman kayo directly involved doon sa mga pasyente, huwag na ho kayong mapraning. Kaya po nauubos po kaagad ang mga mask po sa market. Dahil po sa ano po, nakataranta na po tayo. Yung po mga kaibigan nating doktor at nurses at mga healthcare provider, sila po dapat ang mapraning, no? Kasi sila po ang directly involved sa pag-aalaga po ng mga positive cases ng coronavirus. Sila po dapat ang mga nakamask 24/7. Dapat po hindi umalis po 'yon. Importante rin po malinis na kamay. Importante po 'yon. So kung kayo po ay nakikinig lamang sa radyo, nanonood po sa television, ayan, nanonood po kayo sa Stanford Truth. At kung hindi mo kayo directly involved, wala naman po kayong kasama po na meron pong trangkaso or sipon sa bahay, hindi nyo po kailangan po magmask. Okay? Lalabas na po kayo. Alam mo, sa gitna ng araw, na malakas na araw, mamamatay po yung virus na yan. Kaya hindi kayo kailangan po magmask po, mga kaibigan. Now, importante pa rin po, syempre, malakas na immune system o naturalesa. Yan po ang tutulong para po malabanan po. Kasi wala pong gamot eh. Walang gamot po for viral infection for that matter. Wala rin pong bakuna pa tayo na di-discover for this new strain of coronavirus. Kaya po, at the end of the day, yung pong immune system o naturalesa natin at malinis na kamay ang ating pong pananggalang para po hindi po natin makuha itong sakit na ito.